Boss X, nandito na rin po yung mga batang hindi mabenta-benta. Narinig ni Ismael na sabi ng isang lalaki sa boss nito. Kunin niyo mga batang hindi mabenta. Mariin na utos ni Boss X. This time, kilalang kilala niya na ang boses nito dahil wala na itong gamit na kahit ano pang para mag-iba ng tono ng boses. Masusunod po, boss. Ano pong gagawin natin sa kanila, boss? Ako magbibenta sa kanila sa mga kakilala ko. Bagsak presyo. Ngunit kung hindi pa mabenta, papatayin ko na lang. Pagkaalis si Boss X, dali-daling umalis si Ismael sa kanyang pinagtataguan at nilapitan ng isang jacket na nahulog. Dinampot niya ang jacket at pakiramdam ni Ismael ay nawala ng lakas ang buong katawan niya. Kaya ko ang jacket na yan, sir. Boses ito ng isang batang lalaki na mapansin nito na tumagal ang titig niya sa jacket. Bigay raw po yan sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang tatay raw po ang nag-design yan at nagtahi ng jacket na yan. Itago niyo po dahil kapag nakaligtas po siya, tsak po kung hahanapin niyo po ang jacket na yan. Hindi naman agad nakasagot si Ismael. Hindi siya maaaring magkamali. Ang jacket na ito ay itinahe at idinesenyo niya para sa dating kasintahan na si Elara. Ibig sabihin, ang batang babaeng dinukot, ang batang babae na nagmamakaawa na tulungan niya, ay anak ng dating niyang kasintahan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi alam na batang si Kaya kung paano siya makakatakas mula sa mga taong dumukot sa kanya para maibenta siya at pagkakitaan. Hindi rin niya alam kung paano siya makakabalik sa kanyang ina na tiyak niyang labis nang nag-aalala para sa kanya. Mahigit 5 araw na mula nang malayo si Kaya sa kanyang ina. Napaniwala kasi sila ng kanilang bagong kapitbahay na nagtatrabaho ito sa isang agency na nag-handle ng mga batang maaaring maging modelo o di kaya'y sikat na artista. Pangarap niya noon pa man, gusto niyang maging kasing sikat nila Angel Luxin at iba pang kilalang batikang artista. Suportado naman siya ng kanyang ina na si Elara. Gusto rin ito na maabot niya ang pangarap niya. Kaya nga noong kinausap sila ng kapitbahay nilang si Maeve, sobrang tuwang-tuwa sila ng mama niya dahil ang buong akala nila, iyan na ang magiging daan para matupad niya ang kanyang mga pangarap. Mabait kasi ang pinapakitang pag-uugali ni Maeve noon. Yung tipo ng ugali na mapapaniwala kang talagang nagtatrabaho nga ito sa isang kilalang industriya. Nagpakita pa ito ng ilang pruweba na nagtatrabaho ito sa isang sikat na agency. May mga larawan at video ito kasamang ilang mga kilalang personalidad, mga meeting o formal event, kaya naman naniwala talaga sila. Lalo na't mga mabubulaklak na salita rin ang sinasabi nito, ngunit hindi nila inaasahan na scam lang pala iyon. Ang kanilang mayaman na kapitbahay na nagpakilalang si Maeve ay siyang recruiter ng grupo para pagkakitaan ng mga batang kagaya ni Kaya, lalo ng mga magaganda at may makinis na balat. Sa kasamaang palad, isa si Kaya sa mga biktima ng mga ito. Ngayon, kailangan niya mag-isip kung paano siya makakalayo. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas. Dahil tiyak ni Kaya na anumang oras ay maaari rin siyang ibenta ng mga dumukot sa kanya, katulad ng ibang bata na kasama nila noon. Ngunit hindi pinalad na napiling maibenta. Kaya, natatakot ako. Paano kung kunin rin tayo ng mga lalaki, tayo naman ang ibenta nila? Naiiyak na sabi ng isa pang batang babae na si Selena. Huwag kang mag-alala. Basta kapag alam mo ang parating ng mga lalaki, lagyan mo lang ng dungis ang mukha mo para hindi nila mapansin na maganda ka. Sa loob ng ilang araw ko dito, iyon ang ginagawa ko para hindi ako makaagaw ng atensyon. Mahilig sila sa mga magaganda kasi mas maraming magkaka-interes sa ganon. Humihikbi ang batang babae.
Mabuti ka pa malakas ang loob mo, Kaya. Ako kasi natatakot na baka hindi na tayo makaalis dito eh. Baka tuluyan na tayo hindi makabalik sa ating mga pamilya. Ganon din naman siya. Natatakot rin siya ngunit nilalakasan niya ang loob niya dahil gusto ni Kaya na makauwi sa kanyang ina. Marami pa kasi siyang pangarap at mga bagay na gusto niyang makamit kasama ang mama niya. Higit pa roon, nais din niyang makita at makasama ang kanyang ama. Ipinangako ng mama niya na kapag sapat na ang pera nila, hahanapin nila ang ama niyang hindi man lang niya nakita o nakilala. Malaking tiwala ni Kaya na hindi siya pababayaan ng langit at makakasama niyang muli ang kanyang ina. Naniniwala siyang nakabantay sa kanilang lahat ang nasa itaas at hindi ito papayag na tuluyang masira o magwakas ang kanilang mga buhay. Nais ni Kaya na ganoon din ang isipin ng mga kasama niya. Ayaw niyang mawalan sila ng pag-asa dahil naniniwala siya na lahat sila ay makakaalis sa lugar na ito. Magkakasama at malaya mula sa mga masasamang tao. Huwag mong isipin na ganyan ang mga mangyayari sa atin dito. Kailangan lang natin na lakasan ang ating loob. Isipin mo na makakaalis tayo sa lugar na ito ng ligtas at walang masamang mangyayari. Ang sabi kasi ng mama ko, kapag nag-iisip daw tayo ng hindi maganda, mas lalo lamang tayong paghihinaan ng loob. Kaya dapat na mag-isip lang tayo ng mga positibo. Payo pa ni Kaya dito. Sana makaalis pa tayo dito, no? Gusto ko pang umuwi sa mama ko. Tsaka ko nag-aalala na siya sa akin ngayon. Pati na rin ang mga kuya ko. Kahit na palagi nila akong inaaway. Puno ng lungkot at pangungulila ang tinig ni Selena. Hinawakan naman ni Kaya ang kamay ng batang babae. Huwag ka mag-alala. Alam ko na magiging maayos din ang lahat. Sigurado ako na makakauwi rin tayo sa mga pamilya natin. At iyong mga masamang loob ng mga tao na dumukot sa atin, pati na rin yung nanloko sa atin, makukulong din sila. Pagbabayaran din nilang mga kasalanan nila. Sabi nga nila, kahit kailan ay hindi nananaig ang kasamaan dahil tanging kabutihan ang dapat na magari sa mundo. Iyon na lamang ang pinangahawakan ni Kaya sa ngayon. Umaasa siya na makakaalis din sila sa lugar na ito. Ngunit habang hindi pa dumarating ang tulong na kanilang hinihintay, magiging mabait muna siya at susundin ang mga ipinapagawa sa kanila ng mga kumidnap sa kanila. Sa ganitong paraan, umaasa si Kaya na hindi sila sasaktan o papatayin at sa huli, makakabalik siya sa kanyang ina. Namamalimos sila sa isang lugar na parang isang train station kung saan madalas dumaan ang mga mayayamang tao. Ito ang utos sa kanila ng mga dumukot sa kanila. Kailangan nilang mamalimos para makuha ang atensyon ng mga dumadaan. Ang ilan sa mga mayayamang tao ay may mga pedophile na naghahanap ng mga batang kagaya nila. Kaya kapag may makita silang batang kaakit-akit, sasabihin nila ito sa leader at bibilhin ng bata. Ang mga batang may malinis at makinis na balat ang kadalasang target ng mga pedophile. Kaya't patuloy na pinipilit ni Kaya at ng iba pang mga bata na magtago ng kanilang mga kagandahan at manatiling hindi kapansin-pansin upang hindi maging biktima ng mga ito. Habang sa umaga naman ay namamalimos sila sa may istasyon ng tren. Sa gabi naman ay ibang mga utos sa kanila ng mga taong dumukot sa kanila. Kadalasan, pinapakanta sila sa isang malaking lugar. Karamihan sa mga tao roon ay nagiinuman o nagpapakasaya. Minsan, pinapasayaw din sila ng mga dumukot sa kanila na hindi nila magawang tumanggi. Suot nila mga maskara sa mga ganitong pagkakataon kaya't hindi nila matukoy kung anong itsura nila. Ngunit mas patindi ang kalupitan ng lugar na ito. Sa nakakatakot na lugar na iyon, ang bentahan ng mga bata ay mas talamak at lantaran. At mas maraming mga pedophile ang dumadalaw sa lugar na yon. Naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Isa itong lugar na dinarayan nila. Kung saan ang mga inosenteng bata ay tinatrato bilang produkto para ibenta sa mga taong mas masahol pang ugali kesa sa mga hayop. At sa lugar din na iyon ay nagiging mas madali para sa kanila ang makahanap ng mga batang kagaya ni Kaya at ng mga kasama niyang bata. Matalinong bata si Kaya. Ginagamit niya ang kanyang talino
upang maprotektahan ang sarili mula sa mga masasamang tao na nagtatangkang gawing kalakal ang kanyang buhay at naging ang kanyang puri. Kapag alam niyang napansin niya ang mga pedophile, ginagawa niyang hindi kaaya-aya ang kanyang sarili upang mawalan sila ng interes sa kanya. Madalas siyang magpanggap na hindi nila gusto nang sa ganitong paraan, nagbabago ang isip ng mga tao at nauurong sila sa pagbilis sa kanya. Hanggang ngayon, gumagana pa rin naman ang plano niyang to. Wala pang may gustong bumili sa kanya. At hindi siya nasasaktan ng mga pedophile na dumaraan. Ngunit, hindi rin ligtas si Kaya sa mga sumunod na pagsubok. Ang mga batang hindi nabibili ay patuloy na pinapahirapan ng mga dumukot sa kanila. Para kay Kaya, mas mabuti na ang ganoon kaysa naman sirain ng mga walang awang tao ang kanyang buhay. Andiyan na sila, Selena. Dalian mo, maglagay ka nito sa mukha mo. Mabilis siyang binigay kay Selena ang hawak niyang uling na lagi niyang tinatago. Guluhin mo rin ang buhok mo. Huwag mong hayaan na makita nilang mukha mo. Tumugon si Selena at agad na ginawa ang sinabi niya. Naglagay na rin ang uling si Kaya sa kanyang mukha. Pati ang buhok niya ay magulo. Sapat na para matakpan ang kanyang mukha at hindi iyon makita ng mga pedophile. Magsiayos kayo ng upo. Kung ayaw nyo, nasaktan namin kayo. Mariin na utos sa kanila ng lalaki. Ito ang madalas na nakabantay sa kanilang lahat. Para hindi sila natasaktan, tumalima silang lahat sa utos nito at umayos ng upo. Siniko ni Kaya si Selena dahil nakatitig ito sa mga lalaki. Tiningnan siya nito at sumenyas naman si Kaya na yumuko ito kung kaya'y agad na sumunod sa kanya si Selena. Eto! Masayang sabi ng isang matandang lalaki nang may makita itong isang bata na nagustuhan ito. Gusto ko ang batang ito. Bibilhin ko siya. Sabihin niyo sa boss niyo na presyohan agad ang batang ito. Masusunod po, Mr. Kang. Kaagad naman nasabi ng isang lalaki bago nito marahas na hinawakan ang braso ng isang babae na natipuhan ng matandang si Mr. Kang. Pasimple naman na nag-angat ng tingin si Kaya para makita ang batang babae. Iyon ay ang batang kahapon lamang dinala rito. Maganda ang batang babae. Iyon nga lang, wikang Ingles ang gamit nito at hindi makaunawa ng Tagalog kaya't hindi dito nauunawaan ang mga paliwanag nito kahapon. Kitang-kita ni Kaya ang takot sa mukha ng batang babae. Nanginginig ito at ang puting-puti nitong balat ay para bang nawala ng kulay. Let go of me, mister! Please let go of me! My mommy needs me! Umiiyak at nagsusumamo na sabi ng batang babae. Please, she needs me. We need to go back to America. Let go of me, please. Huwag kang maingay na bata ka. Kitang-kita pa ni Kaya ang pagbaon ng koko ng lalaki sa braso ng batang babae. Subukan mo pang magingay. Kapag nagbago ang isip ni Mr. Kang at hindi kanya bilhin sa amin, papatayin kita. Wala naman nagawa ang batang babae kundi ang nanahimik sa takot na papatayin nga ito ng walang pusong lalaki. Kahit na punong-puno ng luha ang mga mata nito, napayuko na lamang at pinigilan ang mga hikbi na nais kumawala mula sa bibig nito dahil sa takot. Kapag ganoon ang kanyang nasasaksihan, pakiramdam ni Kaya ay nadudurog ang kanyang puso. Gusto niyang lapitan ang batang babae. Gusto niya itong yakapin. Gusto niya itong tulungan. Gustong-gusto niyang iligtas ang batang babae. Subalit, wala rin siya magagawa. Dahil isa lamang siyang 8 taong gulang na batang babae. Walang kalaban-laban sa mga taong dumukot sa kanila. Don't worry, Mr. Kang. Ngayon mismo, ay tatawagan namin ang aming boss para mapresyahan ang batang ito. Sabi pa ng lalaki sa matandang Kang. Nakita rin ni Kaya ang pagtango ng lalaki sa isa pang lalaki na nakasuot naman ng lubos itim at may sigarilyo pa sa pagitan ng labi. Sumenyas ito na may tatawagan na sa cellphone habang ang lalaking may hawak sa braso ng bata ay komendat. Bago lang ba ang batang yan dito? Tila wala pa siyang mga galos ah. Kahit kaunting grasa ay wala rin. Tanong ni Mr. Kang. Opo, sir. Kahapon lang po ito dumating. Kinuha pa namin mula sa kanyang inan na isang Pilipina. Nagbakasyon lang yata sa Pilipinas. Aba, magandang batang yan.
Kitang-kita pa ni Kaya ang pagdila ng matandang lalaki sa maitim nitong labi at tila isang mabangis na hayop na pinagmasa ng batang babae na umiiyak pa rin na takot. Mabuti na lamang at akong nauna sa kanya. Gusto ko siya. Kapag hindi matigas ang ulo niya sa akin, babalik ulit ako dito para bumili ng isa pa. Narinig mo yun, bata? Sabi ng lalaki sa hawak na bata na patuloy pa rin sa pag-iyak. Basta maging mabait ka lang kay Mr. Kang at sundin mo lahat ng gusto niya. Makakabenta ulit kami kaya ayusin mo mamaya. Maging mabait ka lang kay Mr. Kang, naiintindihan mo ba ha? Habang kinakausap ng lalaki ang batang babae, si Mr. Kang naman ay patuloy na naglakad para makita ang lahat ng mga bata. Kabilang na ang mahigit 10 batang lalaki na naroon din. Ganoon na lamang ang kanyang takot at kaba nang biglang huminto sa kanyang harapan si Mr. Kang at tinitigan siya nito ng mabuti. Sinikap ni Kaya na manatiling kalmado, kahit pag gustong gusto nang pumatak ng luha sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling to, gusto ni Kaya na tumakbo papunta sa kanyang ina. Gusto niyang matago ito. Ngunit wala ngayon dito ang kanyang ina at kailangan niya ng maging malakas. Nananatili na kayo ko si Kaya. Napaigtad siya nang yumuko si Mr. Kang at inabot ang kanyang buhok. Gusto mo rin bang isang yan, Mr. Kang? Tanong pa ng lalaki. Hindi. Binitawan na ni Mr. Kang ang buhok ni Kaya. Mas mainam siguro kung hahayaan niyo na lang mga bata na maligo. Hindi namin makita na maayos ang kanilang mga mukha kapag ganyan ang kanilang mga itsura. Eh hindi po talaga namin pinapaligo ang mga bata namin, Mr. Kang. Alam mo naman yun ang utos ni Bossing. Gusto kasi ni Bossing na mukha silang laging kawawa nang sa gano'n na hindi raw magduda o magtaka ang ibang mga tao na napapadaan, lalo na ang mga nasa gobyerno. At kung hindi matitimbog ang aming grupo. Noong umalis na si Mr. Kang, saka lamang nakahinga ng maluwag si Kaya dahil nakaligtas na siya. Mabuti na lamang at hindi siya nito nagustuhan. Kung nagkataon, baka tuluyan na siyang nawala ng pagkakataon na makita at makasama ulit ang kanyang ina. Sobrang awang-awa si Kaya sa batang babae noong binenta na ito ng mga walang pusong lalaki sa matandang iyon. Pakiramdam ni Kaya may dinudurog ang kanyang puso habang pinapakinggan nila ang malakas na iyak ng batang babae. Mabuti na lamang at hindi ka nagustuhan ng mga iyon, Kaya. Sabi sa kanya ni Serena nung iniwan na sila ng mga bantay. Oo nga. Epektibo talaga ang paglagay natin ng uling sa ating mukha. Kaya mabuti na lang at meron ka noon, hindi tuloy tayo napili na matanda. Pero sobrang kawawa rin naman yung batang babae, ano? Halatang mayaman pa naman. Kaya nga eh. Eh ano naman kayang gagawin sa kanya ng matandang yun? Sambit pa ni Kaya. Hindi ko rin alam. Pero sana wag naman niyang papastangin yung batang babae. Nakakaawa naman kasi. Sagot naman ni Serena. Sa tingin mo ba, may pag-asa pa bang maawa sa atin ang mga dumukot sa atin? Sa tingin ko, hindi na nila kayang maramdaman ng ganon. Pero sana lang, ay may mabait pa rin na taong tumulong sa atin na tulungan tayo na makaalis dito. Namimiss ko ng mama ko. Ako nga rin. Sagot naman ni Kaya sa malungkot na tono. Mas lalo pa ako magiging mabuti. May mga kapatid ka rin ba, Kaya? Wala, nag-iisang anak lang ako. Kami lang din ang mama ko magkasama sa buhay. Sagot niya. Bakit? Nasaan ang papa mo? Hindi ko siya nakilala eh. Hindi ko alam kung nasan siya. Naku, kawawa naman palang mama mo. Siguro sobrang lungkot niya ngayon, no? Dahil ikaw na lang ang tanging meron siya tapos nalayo ka pa sa kanya. Sigurado rin akong umiiyak na siya ngayon. Malungkot pang sabi ni Kaya at saka tumingin siya sa malayo. Ramdam niya ay nagiinit ang kanyang mga mata at nangigilid na ang mga luha. Miss na miss ko na ang mama ko. Sigurado ako na miss ka na rin niya, Kaya. Nang gabing yun ay hindi na nakatulog si Kaya, iniisip niya ang kanyang ina. Ini-imagine niya ang lahat ng ito ay masamang panaginip lamang at pagmulat niya sa kanyang mga mata ay nasa tabi niya na ang kanyang ina. Ini-imagine na nakangiti ito sa kanya, masuyong humahalik sa kanyang noo at marahan na sinasabi na kailangan niya nang bumangon dahil maaga pa siyang papasok sa eskwela.
Sa sumunod na gabi, muli silang inutusan na kumanta sa madilim at nakakatakot na lugar na iyon. Narinig nila na darating ang boss ng grupo kasama ang ilang kilalang tao, kaya naman abalat aligaga ang mga tauhan sa paghahanda. Pinapaligo at pinapabihis sila ng maayos upang magmukha silang presentable at kaaya-aya para sa mga bisita. Isang paraan para mas maraming maakit at magnais na bilhin sila. Bago sila mag-perform, bumulong muna si Kaya kay Selena. Nagbigay ng mga bilin kung ano mga dapat itong gawin upang hindi ito mapansin o mapili ng masasamang tao. Sa oras ng kanilang performance, nasa entablado silang lahat. Nakasuot ng mga maskara. Kinakantahan ang mga taong naroon. Kabilang ng karamihan sa mga lalaki na naghahanap ng bata na maaaring bilhin. Ang ilan naman sa kanila ay may edad na at ang mga tingin nila ay puno ng pagnanasa at pag-aari. Sa gabing ito, higit na mapanganib ang sitwasyon, mas maraming tao ang dumating. At ang bawat tingin, bulong at tawanan ng mga bisita ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagnanais na mag-uwi ng bagong biktima. Ibig sabihin, mas mataas ang posibilidad na lahat sila ay mabili. Nakakuyom ang kamao ni Kaya habang sumasabay siya sa pag-awit. Sa kanyang isip ay pinagdarasal niya na sana ay hindi sila mapili ng mga walang pusong ito. Palihim siyang sumulyap sa gawin ni Selena. Nang mapansin nito ang pagtingin niya ay bumaling din ito sa kanya. Ngintian niya ito para palakasin ang loob nito dahil batid niyang natatakot rin ngayon si Selena. Ngumiti rin ito ng banayad sa kanya at bahagyang tumango na para ba pinaparating nito sa kanya na ayos lamang ito. Ngunit ang gabing yon ay mas lalong nagwasak pa sa puso ni Kaya. Kahit anong dasal niya, napili pa rin ng mga walang pusong tao si Selena. Mawawalay pa rin ito sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha at hindi pansin sa likod ng kanyang maskara. Isang banayad naman ang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Selena. Magiging maayos din ang lahat, Kaya. Batid ko na balang araw ay muling magtatagpo ang ating landas. Katulad ng madalas mong sinasabi sa akin, maglalaro pa tayong dalawa. Muli rin tayong magkikita at magkakasama, pangako yan. Sa ngayon, tila ito na muna ang aking kapalaran. Mag-iingat ka dito, ha. Maraming salamat. Hanggang sa muli, Kaya. Hindi nga siya napiling bilhin, subalit na wala naman ang kanyang kaibigan. Iyak siya ng iyak sa isip niya ay sinusumpa niya ang mga taong pasimuno ng lahat ng ito. Ang taong tinatawag nilang Boss X. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit wala mo lang nagkaka-interest sa bilhin ka, bata. Sabi sa kanya ng lalaki na ari mo isang demonyo. Di na bale. Sakaling wala pong bumili sa'yo sa mga susunod na linggo, eh di papatayin na lang kita. At ibabaon ang katawan mo sa tabi ng ilang mga batang hindi mo pagkakakitaan. Justice is a right, not a privilege. It must be served to all, without exception. Iyon ang paniniwala ni Attorney Ismael Saldivar. Lahat ng tao ay dapat na makamit ang hustisya sa patas na paraan. Hindi maaari na ang mayayaman lamang ang may karapatan na makamit ang hustisya. Dahil mapamahirap man o mayaman pagdating sa hustisya, dapat ay laging pantay. Batid ni Ismael Saldivar na maraming tao sa mundo ang nagawa ng malaking pagkakasala, subalit hindi makuha ang hustisya na dapat nilang makuha. These days, justice seems to favor the powerful and leaving those in need without the fairness they deserve. Iyon ang nagtulak sa kanya para maging isang mabuting abogado. Iyon ang pinaka naging dahilan ni Ismael Saldivar kung kaya nagsumikap siya sa buhay para makamit ang kanyang pangarap nang sa ganon ay makatulong siya sa mga taong nangangailangan at hindi makuha ang hustisya. Ismael's mission is clear, to stand for justice and to be an ally to those in need. He pledges to be the voice for those who need it most. Nang dahil sa hangarin niyang iyon, may mga pangako siyang kailangan niyang isantabi para sa mga taong kailangan ng boses para makamit ang hustisya. May mga pangarap din siyang kailangang limutin at may mga mahalagang tao na kailangan niyang iwanan. Ganun pa man, may panibagong pangako rin siyang binitawan. Yon ay ang babalik siya sa oras na natupad niya ang kanyang mga pangarap.
Ngayon nga ay isa na siyang ganap na abogado. Ang kanyang pangalan ay kilala na sa buong mansa bilang isang magaling at tinitingalang abogado. Hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa mga kliyente. Ipinagmamalaki siya ng lahat sa larangan ng batas. At ang kanyang reputasyon bilang isang matatag na tagapagtanggol ay malinis. Kilala si Ismael Zaldivar na hindi nagpapatalo sa bawat kaso na kanyang hinahawakan, lalo na kapag sila ang nasa tama. Kaya naman sa mata ng marami, siya ay tinuturing na isang mahigpit na kalaban. Sa dami ng kasong hinawakan ni Ismael, sa isang tao lamang siya nahirapan. Ilang mga magulang ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong, humihiling ng hustisya para sa kanilang mga anak na walang kalaban-laban, na brutal na pinatay matapos walang habas na pagsamantalahan. Ang abogadong si Ismael Zaldivar ay kanina pang nakatitig sa tambak na papeles na nasa kanyang harapan. Ang kaso ng mga sindikato na nandudukot ng mga inosenteng bata ang kailangan niyang resolbahin ngayon. Kailangan niyang tulungan ang mga kaawa-awang mga magulang na nawala ng inosenteng mga anak. Kailangan niyang tulungan ang mga inosenteng batang pinaslang at ang iba ay nawawala pa rin hanggang ngayon na makuha ang hustisya. Ayon sa kanyang pag-iimbestiga, ang ilan sa mga magulang ng mga batang nawawala ay nae-scam. Karamihan ay mula sa probinsya. Pinapaniwala nilang mga ito na dadalhin ang mga bata sa Maynila. Pasisikatin, gagawing artista. Tapos sa una, padadala nila ng perang magulang ng mga bata kasi kunwari, may tumanggap na agency at magiging modelo ang mga ito. Sa una, ganoon. Pero kapag nakuha na nila ng lubusan ang tiwala ng mga magulang, hindi na ulit sila magpaparamdam. Ang mga bata naman ang sunod nilang pinagkakakitaan. Binibenta nila mga ito sa mga mayayamang tao na uhaw na uhaw naman sa mga ganoon. Pinapakanta, ginagawang madilimos para makuha ng atensyon ng mga pedophile na kilala sa larangan ng business. Hindi naman kaya minsan ay ginagawa rin nilang mga dancer ang mga kawawang bata. At kapag nakuha na nila ang gusto para sa kanila, ay wala na itong mga pakinabang. Pinapatay na nila ang mga kawawang bata. Matagal nang talamak ang mga ganoong gawain sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, subalit hindi lamang nabibigyan pansin ng gobyerno dahil pinipili nila na maglaan ng mahabang panahon para sa mga problema na higit na mas maliit kaysa problema na iyon ng bansa. Bagaman napapansin ng gobyerno na ang mga ganoong pangyayari, ay hindi naman ginagawang big deal at hindi man lang binabalita ang mga ganoong krimen sa telebisyon para sana'y mabigay lamang ng warning para sa mga magulang para bang sarado yata ang mata ng gobyerno sa ganoon. Kay Ismael Zaldivar nga ibinigay ang kaso na iyon. Kailangan niya makasuhan ng mga tao na sinasabing sangkot daw sa ganitong gawain. Ilan sa mga taong nasa listahan ay ang mga kilalang personalidad, mga sikat na aktor at yung mga nasa politiko. Ang mga magulang ng mga batang pinapaslang at nawawala ay lumapit at nagmamakaawa na sa kanya na gawin ang lahat ng paraan para makuha nilang ebidensya at nagsusumamo na mahanap na ang kanilang mga nawawalang anak. Nangako naman si Ismael sa mga ito na gagawin niya ang abot ng kanyang makakaya para matulungan niya sila. Ayun nga lang, malapit na lamang ang deadline na binigay sa kanya ay hindi pa rin siya nakakuha ng sapat na pruweba na magpapatunay sa mga kasalanan ng mga nasa list. Ayon sa kanyang partner na isang detective, si Gino Delgado, lahat ng mga ebidensya na nakuha niya ay puro raw negative. Ibig sabihin ay hindi yan sapat para makasuhan talaga nila ang mga nasa list. Tumayo si Ismael para lapitan ang nasa board kung saan may mga picture na nakadikit. Ang mga nasa picture ay ang mga tao na kailangan niyang sampahan ng kaso dahil ang lahat ng ito ay sangkot sa sindikato at ang ilan sa kanila ay may kaso pang estafa. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Ismael habang nakatingin sa mga larawan. Napahawak siya sa kanyang chin habang malalim ay iniisip. Sinusundan ng kanyang bawat pulang araw na nakakonek sa mga larawan. Pinabakita sa pamamagitan ng araw na iyon kung sino ang may pinakamataas na posisyon sa sindikato papunta sa may pinakamababang posisyon. Emmanuel Kang, originally from Korea and the owner of a high-end restaurant, migrated to the Philippines after going bankruptcy, holds the lowest position in a criminal syndicate.
Binasa ni Ismael ang mga impormasyon na nasa pinakababang picture. Diagnosed with bipolar disorder at a young age, he was institutionalized during his teenage years and remained in care until he turned 20. Patuloy niyang binasa at pinag-aralan ng mga impormasyon ng mga taong ang picture ay nakadikit sa board hanggang sa umabot iyon sa dalawang tao na may pinakamataas na posisyon sa sindikato. Alias Black, makapalang bigote ng lalaki na nasa picture. May suot din itong itim na salamin. Malaki ang katawan at mukhang adik. Hindi nila alam kung anong tunay na pangalan ng Black na ito. Iilan lamang din ang picture nito na meron sila. Kadalasan sa mga picture na meron sila ay kuha sa CCTV sa tuwing may dinudukot sila mga bata. Ang picture na nakadikit sa board ay ang siyang pinakabalinaw. Wala pang ideya ang mga otoridad kung saan nga ba nagtatago ang Black na ito. Patuloy pa rin siya nakikipag-cooperate sa mga kinauukulan para sa karagdagang mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng sapat na ebidensya para tuluyan ng masampahan ng kaso ang Black na ito. Huli niyang tiningnan ang may pinakamataas na posisyon. Wala itong picture. Wala pa silang ideya kung sino nga ba ang taong ito. Ang tanging impormasyon na alam lang nito ay ito ang leader ng sindikato sa bansa at ang alias nito ay si Boss X. Kung sakaling makakasuhan ang mga nasa picture at maiharap na sila sa paglilitis, madaling matutukoy kung sino ang leader at kung saan nila ito matatagpuan. Dahil maaari rin na mapakanta ang mga sangkot. Yun nga lang ay hindi iyong ganong kadali dahil ayon sa kanyang partner na si Gino, posible raw na may mga pumuprotekta sa mga ito na nasa mataas na posisyon ng gobyerno. Umalis siya sa tapat ng board nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Gino ang tumatawag, ay sinagot niya kaagad iyon. Mabuti naman, gising ka pa. Panimula ni Gino nang masagot nito ang tawag. Meet me tomorrow. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. May ilang impormasyon ako nakalap. Kailangan ko itong i-discuss sa'yo. Okay, isend mo na lang sa akin ang address kung saan tayo magkikita. I will be there on time. Tugon niya. Hindi na siya nakatulog dahil ang usapan nila ni Gino, alas 6 sila ng umaga magkikita. Nakakapagtaka lamang kung bakit ang mga impormasyon na ibinigay ni Gino sa kanya ay tila paiba-iba at masyadong misleading. Ganun pa man ay tinanggap pa rin niya iyon at sinabi dito na malaking tulong ang impormasyon na iyon para kasuhan ang may sala. Anong plano mo kapag naipanalo mo ang kaso na hawak mo ngayon? Balita ko ay magsasampa rin daw ng kaso laban sa iyo ang kampo ni Mr. Kang. Tanong pa ni Gino. Tambak na ang kaso na kasampa laban sa akin. And some of them, from the people I don't even know. It's going to be a long drawn out battle. And I'm not sure if I can win all of them anytime soon. But if by some chance, I do come out on top, I'll make a well-deserved vacation to unwind and recharge after dealing with all of this shit. Sagot ni Ismael bago kinuha ang baso ng kape at sumimsim doon. Parami na lang parami mga kalaman mo. Hindi ka ba natatakot? They might kill you. Sabit naman ni Gino. Tiningnan niya si Gino sa mga mata. May maliit na ngisi sa kanyang labi. Hindi naman ako takot mamatay, partner. Mas takot akong hindi ko maibigay sa mga kawawa-awang mga biktima ang hustisya na dapat nila makamit. Nagtiimbagang pa si Gino kapag po na umiti rin sa kanya sa bailin. Hanga rin kami sa'yo, partner. Matapang ka. Kaya nga galit na galit sa'yo ang mga kalaban natin eh. Gumisi na lamang si Ismael at kinuha na ulit nito ang baso sa kanyang kape at saka sumimsim doon. Habang siya'y umiinom, nananatili ang kanyang tingin kay Gino. Hindi na rin siya nagtagal doon dahil ang paalam niya kay Gino, may mahalaga pa siyang dapat na ayusin sa kanyang opisina. Ilang oras pa siyang nanatili sa opisina niya at pinag-aralan niyang mabuti ang lahat ng mga ebidensya na ibinigay sa kanya ni Gino. Hawak-hawak niya ang papeles kung saan may ilang pictures ang naroon. Napangisi si Ismael sa bailing. What are you hiding, Gino? Bakit nagiging misleading ng lahat ng impormasyon na binibigay mo sa akin? Humilig din siya sa kanyang kinauupuan at mas lalong napaisip. Tiningnan niya ulit ang mga bagong impormasyon na galing kay Gino at isang malalim na bundang hiningang pinakawalan.
did you initially underestimate my abilities, detective? Malaking tiwala niya noon kay Gino. Ang mismong nasa mataas na posisyon sa gobyerno rin kasi ang nag-assign kay Detective Gino na maging partner niya para makasuhan at makulong ang mga dapat na managot. Alam din ni Ismael na isang magaling na detective si Gino. Ayon sa kanyang mga nakalap na impormasyon, ay palagi nitong nareresolba ang bawat kaso na nahahawakan nito. Ngunit nito mga nagdaang linggo, ay nagsimula na rin siya maginala sa kanyang partner. Hindi mawari ni Ismael ang nararamdaman niya. Pero para bang may mali? Para bang may malaking tao na pinoprotektahan si Gino? Hindi na maganda ang kutob ni Ismael sa kanyang partner, kung kaya hindi niya rin ito kayang pagkatiwalaan. Si Ismael kasi ang tipo ng tao na hindi nagkakamali ang kutob. Dahil isa sa mga dahilan kung kaya tinagurian siyang magaling na abogado ay dahil na rin sa kakayahan niyang kumilatis ng isang tao. Kapag ang isang tao ay nakilatis niya at hindi maganda ang naging kutob niya dito, ang ibig sabihin lang nun ay hindi niya na ulit maaaring pagkatiwalaan ang mga taong iyon. Tumayo si Ismael mula sa pagkakaupo niya sa kanyang office chair. Hawak ang maliit na picture ni Gino, lumapit siya sa board at pinaskil niya iyon sa may pinakababa. Tinitigan niya ang lahat ng picture ng ilang sandali. Nang magring ang cellphone niya, tinanggap niya kaagad ang tawag ng isang taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Bago siya umalis ng opisina para makipagkita sa taong iyon, sinagurado muna ni Ismael kung may nakasunod ba sa kanya. Attorney, magandang balita po ito. May alam na akong lugar kung saan madalas na dinadala mga batang dinudukot ng mga sindikato. Pagbabalita sa kanya ni Hill. Right hand niya itong si Hill at sa lahat ng tao ay ito lang ang pinagkakatiwalaan niya dahil matagal niya na itong kilala at matagal na rin itong nagtatrabaho sa kanya. Siya rin ang nagpapaaral sa mga kapatid ni Hill. Siya rin ang nagbabayad sa operasyon ng ama nitong at maging sa pagpapadialysis kung kaya tapat din si Hill sa trabaho nito sa kanya. Kung ganon, saan ko maaaring puntahan ang lugar na to? Seryoso naman na tanong ni Ismael. Iyon nga lang, mahirap pong puntahan ang lugar na to, Attorney Zaldivar. Masyado pong maraming bantay doon at napaka-istrikto rin po nila sa mga pumupunta. Tsak po ako na kung may isa man sa atin ang susubok puntahan ang lugar na yon, hindi na ho tayo makakalabas roon. Kahit pa nga siguro ang bangkay natin ay hindi na makakalabas at doon na ho mismo tayo ililibing. Kaya lang naman po ako nakakalap ng ebidensya dahil nilandi ko yung isa sa mga recruiter nila. Nahulog sa akin at nabuking kumula mismo sa bibig niya ang tungkol sa lugar na yon. Base pa lamang sa tono ng boses ni Hill, tila ba tutol na kaagad ito sa plano niyang puntahan ng lugar para personal niyang magbantay at imbestigahan ang mga kalakaran doon. Ako lang ang pupunta roon, Hill. Hindi kita isasama para magpatuloy ka sa pagmamanman at pag-iimbestiga dito sa labas. Pero sir, masyado pong delikado ang gagawin niyong yon. Maaari niyo po yung ikamatay. Sasama na lang po ako sa inyo kung sakaling pupuntahan niyo po talaga ang lugar na yun kasi paano kung... Walang pamilya maghihintay sa akin dito sa labas. Putol niya nasasabihin ito. Mag-isa na lamang ako sa buhay. Walang mag-aalala sa akin kapag nawala ako. At higit sa lahat, walang iiyak kung mamamatay man ako roon. Wala akong maiiwan dito kung kaya wala rin akong pakialam kung mamatay ako. While you, may pamilya ka pa. Masasaktan sila kung mawawala ka. Kaya hindi ka pwedeng sumama sa akin. Ayaw pa rin ni Hill na pumayag na pumunta siya roon dahil mawawalan daw ito ng mabait na boss na hindi madamot sa sahod ngunit wala naman ito magagawa sa pasya niya. Kahit pa napipilitan, binigay sa kanya ni Hill ang contact noong member daw ng sindikato na minamanmanan nito ngayon. You're so handsome naman talaga. Talaga bang callboy ka lang? Tanong kay Ismael ang matabang babae na kitang-kita niya pa ang sobrang itim ng batok kahit papatay sindi ang ilaw sa bar kung nasaan sila ngayon. Gumisi si Ismael at marahan siyang tumango. Oo, ito ang aking trabaho. Kailangan niya magpanggap na isang callboy para mapalapit sila sa babaeng to at malaman niya kung sino pa ba ang kasabot nito na lalaki na maaari niyang kuhaan ng identity para makapunta siya sa sinasabi ni Hill na lugar ng walang problema.
kung ganon. Hinaplos ng babae ang kanyang balikat pababa sa kanyang dibdib na hinayaan niya naman na gawin ito. Akin ka ngayong gabing to. Hindi ito malalaman ng asawa ko kaya huwag ka mag-alala. Nasa barko pa siya. Malaki rin ako magbayad at mabigay ng tip base sa iyong performance. Kaya hindi ka nalugi sa akin. Ngumiti ulit siya sa babae. Gawin mo ako anong gusto mong gawin sa akin, ma'am. Sayo ako sa gabing to. Gagawin ko talaga. Hindi ko sasayangin ang bayad ko sa'yo, no? Lalo pat napakagwapo mo. Malanding sabi pa nito. Nung tumayo ang babae ay lumapit na halos ilang pulgada na lang ang layo at magkakadikit na ang kanilang mga katawan. Halos pigilin na Ismael ang paghinga. Buong buhay niya ngayon lang siya nakaamoy ng isang taong maasim. Halos hindi na nga siya huminga. Huwag lang niya talaga itong masinghot. Nagtangka naman ang babae na halikan siya subalit mabilis niyang iniwas ang kanyang labi kaya ang pisngi niya ang nahalikan noon. Habang si Ismael naman ay mariin na napapikit dahil sa pandidiri, ang babae naman ay patuloy sa paghalik sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg at hinahaplos nito ang kanyang katawan. Mabuti na lamang at abala ito sa kanya ngayon kaya malaya niya nakuha ang isang uri ng gamot mula sa kanyang bulsa at pasimple niyang nilagyan ang baso ng babae. Nang masiguro ni Ismael na walang nakapansin sa kanyang ginawa, hinawakan niya sa balikat ang babae at mahina niya rin itong itinula. Mabuti pa siguro uminom muna tayo para mas lalo mag-init ang ating mga katawan. Malambing yung sinabi dito. Ngumiti ang babae. Kinagatin nito ang ibabang labi para bang inaakit siya. Kung kaya si Ismael naman ay kinindata nito. Siya ay nagbigay dito ng inumin na nilagyan niya ng pampatulog. Nang makita niyang niligok yun ang babae, napangisi si Ismael. Ilang sandali na lang ay tatalab na ang gamot na ininom nito. Kaya bago pa man ito makatulog doon, dinala niya na ito sa isang silid. Sinundan pa sila ng tingin ng bodyguard ng babae. Ang isa ay napangisi pa at napailim pa. Mabuti na lang at pagpasok nila sa kwarto nakatulog agad ang babae. Kinuha ni Ismael ang contact information na nasa cellphone ng babae. Kabilang na ang numero ng mga magiging bagong biktima nito at ang numero ng Boss X. Nakuha niyang impormasyon na kailangan niya kung kaya ang mga kasama naman na babae ang sunod niyang naging punterya. Nag-uto siya sa isang server na bigyan ng mga ito ng alak. Nagbayad pa siya ng ilang mga bayarang babae para paligayahin ito. At nang sa wakas ay naging epektibo na ang gamot sa mga ito, kinuha niya ang ID noong isa sa mga bodyguard ng babae kanina. Sinigurado niya muna na pumunta rin ito sa lugar na sinasabi ni Hill para hindi siya mapahamak. Mabuti na lang at may konvo ang babaeng natutulog na sa kwarto at ang isa sa mga bodyguard nito na na-confirm niyang pumupunta rin ito at ang taong kinukuhaan niya ng identity sa lugar. Make sure na walang makakakita sa inyo kapag dinukot yung lalaking yan. Huwag na kayo magkakamali. Kailangan siya talagang madukot ninyo. Do you understand? Mariin na utos sa Ismael sa mga taong inutusan niya na dukutin ang taong kinuhaan niya ng identity. Huwag ka mag-alala, attorney. Malinis po kami magtrabaho. Wala kang magiging problema lalo pat sobra-sobra pang binayad ninyo sa amin. Paniniyak ng lalaki sa kanya. Salamat. Tipid niya sinabi at muling nagbili na huwag pakakawala ng taong pinadukot niya hangga't hindi niya inuutos. Ngunit nagbilin din siya na huwag itong sasaktan. Pera na lang kung manlalaban. Sigurado ka po ba sa pasyon mong ito, Attorney Ismael? Tanong ulit ni Hill sa kanya. Sigurado na ako, Hill. Kailangan ko ng sapat na patunay na dapat makulong ang mga taong dapat na managot bago ang nalalapit na hearing. Kailangan makuha ng mga bata ang hustisya. Kung sakaling magbago ang isip mo, kontakin mo lang ako, Attorney. Handa pa ako na tulungan ka, sabi ni Hill. Saka lamang ako magpapadala ng signal sa'yo kapag dapat ka na magpadala ng police o special force sa lugar na yan. Tumango naman si Hill. Huwag po kayo mag-alala, attorney. Lagi po ako nakabantay para sa signal na sa gano'n na hindi po mahuli ang tulong. Salamat, Hill. Sabi niya kaya ngumiti na sa kanya si Hill. By the way, ang asim ng nilandi mo ah. I can't stand her. Buti na lang ininom niya kaagad yung binigay kong inumin. I was about to throw up.
Humalakak ng sobrang lakas si Hill dahil sa kanyang sinabi. Namumula na si Hill sa sobrang kakatawa. Kaya nga po natatawa ako habang iniisip ko kung paano mo siyang nilandi. Of course, you have to get her trust and get her to bed. Napailing na lamang si Ismael at hindi lang siya winarningan ni Hill sa problema niyang iyon. Did you F her? No? Sobrang defensive ng boses ni Hill, kaya napataas ang isang kilay ni Ismael. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Joanne Valencia from Antique at Nancy Pineda from California, USA. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sir, maganda ang girlfriend ko. Tulad mo, hindi ko rin matagalan ng babae na yun. Pinagmukha ko lang na I slept with her. Nung nagising na siya, matapos na napakahabang pagkakatulog, nakita mo po ba ang black eye niya? Yeah, ikaw bang may gawa nun? Apo, attorney. Iyon ang dahilan kaya nakatulog agad siya. Ngumiti pa si Hill. E paano mo siya napaniwala na hindi mo sinasadya ang black eye na yon? Eh, medyo paniwalain pong babaeng yon basta pagdating sa mga lalaki may itsura. Nung nagising na siya kanabukasan, sinabi ko sa kanya na resulta lang yon ng, you know, intense. Napatawa naman si Ismael. At naniwala naman siya sa palusot mo na yon? Opo, attorney. Wala eh. Masyado malaking tiwala niya sa mga lalaki. Mabuti na lang at ganun siya kaya nakuha ko kaagad ang mga impormasyon na kailangan ko. Eh paano mo pala nalaman na miyembro siya ng sindikato? May mga pinagtanong-tanungan po ako. Nagkataon na may muntik na naman silang maging biktima na batang babae. Mabuti na lang din at nakipag-ugnayan kaagad sila sa akin kaya nakuha kong impormasyon nila. Para bang ang araw na yon ay siya rin panghuling maliligayang araw ni Ismael. Matapos siyang mabilin at maituro ang lahat kay Hill, nagpaalam naman siya kay Gino na kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang lahat ng mga impormasyon na ibinigay nito sa kanya. Hindi niya sinabi dito kung saan ba siya pupunta. Ang sabi niya lang ay nasa bahay o di kaya'y opisina siya. Natinining niya rin kasi si Hill sa mga magiging reply nito sa bawat message ni Gino, just in case na magduda ito. Gamit ang impormasyon ng lalaking kinuhaan niya ng identity, nakapasok siya sa lugar na tinutukoy ni Hill. Subalit hindi rin maaari na patuloy siyang magpanggap na siya ang lalaking kinuhaan niya ng identity, lalo pat malaki ang posibilidad na mabuko siya. Mabuti na lang at napansin niya na marami naman ang mga pulubi roon kaya maaari siyang magpanggap na isa sa kanila. At kapag nagsawa na siya sa katauhan ni Amor Solo, ang pangalan ng lalaking pinadukot niya rin sa kanyang mga tauhan at ninakawan ng identity. Ano ba nangyari kay Ma'am Fatima? At pinatawag siya ni Boss X. Hindi naman yun nagkakaproblema nun, hindi ba? Narinig ni Ismael na tanong ng mga kasama niya. Ang tinutukoy nila ay yung mataba at maasim na babae. Paano hindi ipapatawag? Walang ibang bukang bibigat laman ng utak kundi yung gwapong callboy na nakasipin niya raw nung isang gabi. Natatawa na sagot pa ng isa pang lalaki. Ha! Yung lalaki na yon? Sus! Naawa ako roon. Kung ako siguro nasa posisyon niya, baka nasukan na ako. Itinaas si Ismael ang suot niyang mask. Mabuti na lang at pinatawag ng kanilang boss yung mataba at maasim na babae. Hindi raw makamove on sa kanya gayong wala naman siyang ginawa sa babae. Nisubukan niyang halikan na hindi niya nagawa. Sadyang nag-assume lamang ang babaeng yon na may nangyari nga sa kanila. Anong masasabi mo roon sa callboy ni Ma'am Fatima Amor Solo? Biglang baling sa kanya ng isa sa mga kasama mo. Pinalalim niya ang kanyang boses. Nakakaawa nga ang lalaking yun eh. Kasi ang asim ni Ma'am Fatima. Ikaw talaga kahit kailan Amor Solo. Halakhak pa ng isa. Kapag narinig ka ni Ma'am Fatima, lagot na naman tayo.
Nakitawan na rin siya sa mga ito para hindi mahalata na ibang tao na siya at hindi ang tunay na amor solo. Napansin pa nila na para raw nag-iba ang kanyang boses, ngunit ang biro nung isa ay dahil raw yun sa marami na naman siyang naging babae, kaya mas lalo raw lumalalim ang kanyang boses. Saan nga tayo ngayon? Tanong niya sa mga ito. Grabe, nakakarami ka lang ng babae, hindi mo na maalala kung saan tayo nakaschedule ngayon? Pabirong sabi naman ni Santos, sa club tayo ngayon. Dadalaw dun si boss, may kasamang malalaking businessman. Gustong bumili ng bata. Nagtagis ang panga ni Ismael dahil sa mga narinig. Sa tono ng boses ng lalaking ito ay para bang baboy lang ang binibenta nila at hindi mga batang walang kalaban-laban. Sa kabila ng galit na nararamdaman, pinilit ni Ismael ang sariling kumalma. Sa tingin mo, marami ba ang mga bibili sa mga bata ngayon? Tanong niya ulit. Aba oo naman, lagi naman maraming benta si Boss X eh. E baka nga matapos ang araw na to, may bonus ulit silang ibibigay sa atin. E sakto naman kung nagkataon, malapit na rin yung biniyag ng anak ko. Hindi niya lang lubos maisip na ang mga taong nagbebenta ng mga batang walang kalaban-laban ay may mga anak din pala. Paano kaya nila nagagawang makatulog ng mahimbing sa gabi sa dami ng kasalanan nila? Hindi man lang ba sila dinadalaw ng kanilang mga konsensya? Wala man lang ba silang pandidire na nararamdaman sa kanilang mga sarili? Bumibili sila ng bigas, pasalubong, o kung anumang uri ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. Knowing na ang perang ginagamit nila ay galing sa ganitong paraan? Nakakapanindig balahibo isipin na yun. Sa totoo lang, nakakatakot din isipin na ang mga taong kagaya nila ay nagagawang lumunok ng pagkain na nabibili nila sa paraan na magiging kapalit ay buhay ng isang tao. Buhay ng isang batang walang kalaban-laban sa kanilang masamang mga plano. Maingay ang club. Maraming mga kilalang tao ang naroon. Ang ilan sa mga naroon ay nakilala ni Ismael. Halos karamihan sa mga nakikita niya ay kilalang artista at mga nasa politika. Naging bodyguard sila ng mga naroon. May suot siyang earpiece at nakasuot ng itim na sombrero. Mask at ang kanyang itim na buhok ay tinatakpan ng kanyang noo. Ganun pa man, kahit na ganoon na ang kanilang mga suot, makaagaw atensyon pa rin ang tindig niya. Napapamura na lamang siya sa kanyang isip sa tuwing may lumilingon sa kanyang direksyon. Mabuti na lang at wala namang nagtangkang lumapit sa kanya. Sa lamesa na malapit sa kanyang kinatatayuan ay naririnig niya ang mga usapan ng mga tao roon. Kilalang kilala niya kung sino ang topic nila. Si Ismael bilang isang abogado ang kanilang pinag-uusapan. Matinik na abogado na yon, walang inuurungan. Masyado rin tapat sa kanyang trabaho, kaya mahirap ang kalabanin ng isang yon. Sambit noong isang lalaki na baka sa boses ang matinding galit para kay Ismael. Usap-usapan din ang mga kilala ko ngayon. Ilang kriminal na raw ang natalo nun sa kaso. Nahahatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo. Magaling daw talaga, mukhang mahihirapan ang Luis Enterprises sa kalaban nila. Sang-ayon pa nung isa. Wala. Ang tanging solusyon na laruan ay ang patayin ng abogado na yun. Wala yung kahinaan. Bukod sa mayaman, mag-isa na lang sa buhay. Bakit? Wala na bang pamilya yon? Wala na. Ilang taon nang namatay ang pamilya nun. The moment he graduated from law school, pinatay ang kanyang ina. Hanggang ngayon ay nasa kulungan ng may kasalanan. Si Attorney Ismael din ang nagpakulong nun. Kaya wala nang pag-asa pang makalaya iyon. Kinuha ng isang lalaki ang baso na may lamang alak. Nakakapagtaka lang. San kaya nang gagaling ang yaman ng abogadong iyon? Dati pang may kaya ang pamilya ng mga Zaldivar. Pagkakaalam ko, bago siya naging isang abogado, may hasyenda ang pamilya Zaldivar sa Cebu. Natanggap sa Harvard Law si Attorney Ismael. Nakakuha raw ng full scholarship kaya nakapagtabos sa kilalang magaling na abogado. Isa na siya sa highest paid lawyer ngayon. Kaya hindi na nakakapagtaka ang bigla niyang pagyaman. Nakangisi naman si Ismael dahil sa kanyang mga narinig. Kung ganon ay dito niya rin pala makikita ang mga taong kumakalaban sa kanya.
Tinitingnan niya isa-isa ang mukha ng mga ito nang sa ganon kapag nakaalis na siya sa lugar na to, ay alam at kilala niya na ang kanyang mga kakalabanin. Pero parang imposible naman ang isang abogado na kagaya niya ay walang kahinaan. Hindi ba? Come and think about it. For sure naman may tinatagong kahinaan ng isang yon. Baka naman may sariling pamilya siya. Pahayag ng isa pang lalaki. Kaya hindi tumitigil ang mga tauhan ko sa pagmanman sa kanya. Bahagya siyang napailing. Kahit siguro halughugin nila ang kanyang buhay ay wala na silang makikita. Wala siyang kahinaan. Dahil mag-isa lang naman siya sa buhay. Kaya ang kamatayan ay para bang pahinga na lamang sa kanya. Itinoo na Ismael ang kanyang atensyon sa harap ng magsalita ng MC at ilang sandali lamang ay pinalabas na ang mga batang babaeng kakanta. Nakasuot sila ng kulay pula at may mga maskara din na nagtakip sa kanilang mga mukha. Nakakadiri pa ang pagmasta ng reaksyon ng mga nanonood habang pinagmamasta nila ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagnanasa. At sa mga sandaling yon, parang gusto niya bang hugutin ang baril sa tagiliran niya at isa-isahing barhilin ang mga taong nandito. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa kanyang emosyon dahil madali lamang siyang mapapatay sa dami ng kanyang mga kalaban. Nagsimula ang bilihan. Halos lahat ng mga batang babae ay nabili. Nakakaawa at kahindik-hindik ang nakikita ng dalawang mata niya. Sa labis na pagkahabag, anim ay nawalan din ng lakas ang kanyang tuhod. Nakakaramdam siya ng panghihina dahil sa hindi niya man lang magawang tulungan ang mga kawawang biktima. Tulungan niyo po ako, sir. Ayoko po pong mamatay. Gusto ko pong bumalik sa aking ina. Parang awa niyo na po. Isang batang babae ang dumaan sa harap niya. Hindi lamang nito natapos ang sasabihin dahil hinila na ito ng taong bumili dito. Kinuyom ni Ismael ang palad niya. Nang makita na abala ang lahat at ang mga ilaw ay patay-sindi, sa mabilis na kilos ay hinablot niya ang ID ng kasamang bodyguard. Habang nakapatay pa ang sindi ng ilaw, sinakal niya ito gamit ang ID lace hanggang sa hindi na makalaban. Nang matumba, bumukas ulit ang ilaw kaya naghintay siya hanggang sa mamatay iyon, bago itinabi sa gilid ang katawan ng lalaki. Tumingin si Ismael sa kanyang paligid. Nang makita na wala namang nakakita sa kanya, pasimple siyang umalis doon at hinanap kung saan ba dinala ng matandang lalaki ang batang binili nito. Hindi nagtagal ay nahanap niya rin ito kaya tinanggal na ni Ismael ang ID mula sa lace. Mr. Fu, tawag ni Ismael sa matandang lalaki gamit ang pinaiba niyong boses. Huminto ang matanda at nilingon siya. Kahit ang batang babae na iyak na iyak ay tumingin din sa kanya. Punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata ng babae. Who are you? Marina na sabi ni Mr. Fu. Long time no see, Mr. Fu. Lumapit siya dito. Hindi niya pa rin tinatanggal ang suot na mask at mas binaba niya pa ang suot na sombrero para hindi siya nito lalong makita ang mukha. It's been a long time, right? Sino ka ba? At anong kailangan mo sa akin? Naiistorbo mo na ako. I'm tired. I need a rest with this kid. Inis na sabi ng matandang Chinese. Oh, I'm sorry about that, Mr. Fu, but let me help you. Rest. Pagkasabi niya noon ay sinakal niya ang matandang Chinese gamit ang ID list at dahil sa mahina na, hindi na nakapalag at nakapanlaban. Nabitawan nito ang kamay ng batang babae na nakatayo lang roon at gulat na gulat sa nakita. Nang tuluyan ang bumagsak ang matanda at masiguro na hindi ito humihinga, sa kanya inalis ang ID lace sa leeg nito. Have a very sweet dream in hell, Mr. Fu. Magbonding kayo ni Satanas. Hinihintay ka niya ron. Baka papamana niya raw sa iyong impyerno. Siya ang nagpikit sa mata ng matanda na dilat na dilat. Kinuha niya rin mula sa bulsa ang ID na ninakaw niya kanina at binato sa may hindi kalayuan para kapag nahanap na si Mr. Fu, ang may-ari ng ID na yon ang siyang mapagbibintangan. Tiningala ni Ismael ang batang babae na nakatulala pa rin. Pasensya na bata, kailangan mo pang masaksihan yan. Tumingin ito sa mga mata niya. Niligtas mo ako. Hindi ako masamang tao kagaya nila. Sambit niya bago tumayo. Sige na, tumakbo ka na palayo. At kapag may nakakita sa'yo,
sabihin mo inayawan ka ng bumili sa'yo. Huwag mo akong isusumbong sa iba, ha? Maraming salamat po, mister. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob to sa inyo. Walang anuman. Tumakbo ka na bago pa man may ibang dumating. Pinagmasdan niya ang batang babae na tumakbo palayo. Nang mawala ito sa paningin niya, bumalik na siya sa dance floor kung saan nagkasiyahan pa rin ang mga tao roon. Nilapitan niya ang lalaking ninakawan niya ng ID na wala pa rin malay. At gamit ang alak, binasa niya ang lace hanggang sa kahit paano ay hindi na makuha ang fingerprint niya roon bago iyon binalik sa tunay na may-ari at umakto na para bang wala man lang siyang ginawa. Katulad ng inaasahan na hanap ang bangkay ni Mr. Fu, kinabukasan kung kaya galit na galit si Boss X, tila na kay Ismael ang swerte ng mga sandaling yon. Nalaman niya na wala palang CCTV ang club dahil ayaw raw ng kanilang mga kilalang tao na may CCTV para kapag natimbog sila ng pulisya, wala raw kahit anong makukuhang ebidensya laban sa kanila. Tulad na nasa isip ni Ismael, ang taong ninakawan niya ng ID ang siyang napagbintangan at agad itong nakulong. Hindi naman maalas ang tingin ni Ismael kay Boss X na may suot na maskara. Ang tindig kasi nito ay para bang pamilyar sa kanya. Rin din ang kakaiba nitong boses. Matapos niya malaman kung anong klase ng operation ang meron sa loob ng club, sunod niyang ginawa ay may pagpanggap na manlilimos para makita niya naman ang pinapagawa sa mga batang biktima. Tatandaan kita. Bigla may batang babae na umupo sa kanyang tabi. Nang makita niya ang mukha ng batang babae, nagulat siya dahil ito ang batang babae na tinulungan niya noong isang araw. Ikaw yung mabait na lalaki na tumulong sa akin. Pabulong nito, sinabi sa kanya na mas lalo niya namang ikinagulat dahil tiyak siya na hindi nito nakita ang mukha niya noong gabing yon. Lumingalingan naman si Ismael at agad na nagtatanong. Paano mo naman nalaman na ako yan? Ang letrang E sa iyong kanang daliri. Iyan ang naging palatandaan ko. Bumaba ang tingin ni Ismael sa kanyang tattoo na maliit lamang, ngunit kung titigan ng mabuti ay mapapansin. Ang tattoo na iyon ay ang dati niyang kasintahan na si Ilara ang nagtattoo. Nawala sa isip niyang tungkol sa tattoo na iyon kaya mabuti na lang at walang ibang nakapansin maliban sa batang babae. Hindi ko inakala na mapapansin mong tattoo ko. Pabulong niyang sambit. Tinulungan mo ako. Kailangan may isang bagay ako matandaan tungkol sa iyo. Sabi naman ng batang babae. Ako nga po pala si Kaya. Hindi ko natatanungin kung anong pangalan mo dahil batid ko pong ayaw mo pong sabihin. Ngunit gusto ko pong malaman mo na sobrang malaki pong pasasalamat ko sa'yo dahil nakaligtas po ako dahil sa tulong mo. Huwag mong isipin yun, sabi niya dito. Wala ka bang ibang pinagsabihan tungkol sa'kin? Wala, kaagad na sagot naman ni Kaya. Huwag ka pong mag-alala, mister. Ako lang ang tanging may alam sa kabaitan niyo po sa akin. Mainam kung ganon. Hindi maaaring malaman ng ibang ginawa kong tulong sa'yo dahil maaaring natin yung ikapahamak pareho. Alam ko po ang tungkol doon, mister. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po ang mga dapat kong gawin. Sagot naman ni Kaya kaya napatingin siya dito. Tiningnan ni Ismael ang batang babae. Napatitig siya sa maamong mukha nito. May kung anong kirot sa dibdib siyang naramdaman habang nakatingin dito, lalo na nung ang inosenteng mga mata nito ay diretsong tumingin sa kanya. Ang batang ito, kamukhang kamukha nito ang dati niyang kasintahan na pinangakuan niya ng kasal, ngunit hindi niya nanahanap ang muli. Kamukha nito ang babaeng dahilan kaya hindi na sumagi sa isip niya ang muling umibig at hindi niya na rin pinangarap pa na magpakasal at magkapamilya dahil para sa kanya, ano pang silbi ng mga pangarap niya ngayon kung hindi naman si Ilara ang makakasama niya sa pagtupad ng pangarap niya na yon. May problema po ba, sir? Takang tanong sa kanya ni Kaya. Wala. Sabay umiling siya. Nabigla lang ako dahil kamukhang kamukha mo ang aking dating kasintahan. Kasintahan? Oo, ang babaeng pinangakuan ko ng kasal. Tumagilid naman ang ulo ni Kaya. Asawa niya nuhubo siya ngayon, mister? Hindi ko nga alam kung nasa na siya ngayon.
Nahalata sa batang babae na may mga nais pa itong itanong sa kanya. Subalit hindi na natuloy nang mamataan nila ang mga lalaki na papalapit. Kung kaya'y lumayo agad ito sa kanya at bumalik sa pwesto nito. Nakita ni Ismael na isa-isang tiningnan ng mga lalaki ang mga batang naroon na parabang binibilang ang mga ito. Lahat ng bata ay nakayuko. Takot na takot sa susunod nila na gagawin. Konting oras na lang at malapit niya nang pindutin ang signal para makapagpadala na si Hill ng rescue. Kailangan niya na lang ng kaunti pang mga impormasyon. Kailangan niya lang makita ang mukha ng Boss X. Sumapit ang gabi at nananatili siya sa kanyang kinuupuan. Ang likod niya ay nakasandal sa malamig na poste. Nakapikit ang kanyang mga mata at iniisip ang sunod na hakbang na kanyang gagawin. Mister, kaagad siya nagmulat ng mata nang marinig niya ang boses ng batang babae. Nakita niyang si Kaya iyon. Naupo ito sa tabi niya sa may lilim na para hindi ito makita ng iba. Anong kailangan mo? Alam kong pong mabait ka, Mister. Alam ko rin po na hindi ka tunay na tauhan ni Boss X kasi mabait ka. Hindi ka katulad ng iba. Ang maliit itong kamay ay humawak sa kanyang braso. Kaya, maaari mo po ba akong tulungan? Maaari niyo po ba ako iligtas mula sa lugar na to? Lahat po kami, tulungan niyo po kami makabalik sa aming mga magulang. Pati po ang kaibigan kong si Selena. Tulungan niyo po siya. This was supposed to be his secret mission. Wala dapat ibang may makaalam nito maliban sa kanya at kay Hill. Hindi niya pinaalam ang tungkol dito sa partner niyang si Gino. Sinuway niya rin ang utos ng gobyerno. Ngunit hindi niya rin maaaring biguin ang batang ito, lalo pat napakalaki ng tiwala sa kanya ng batang ito. Pangako. Gagawin kong lahat para maligtas ko kayo mula dito. Gagawa ko ng paraan para lahat kayo ligtas na makabalik sa mga pamilya ninyo. Naramdaman naman ni Ismael ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso na parabang tuwang-tuwa ito sa narinig mula sa kanya. Maraming salamat po, Mister. Sapat na po sa akin na marinig na gagawin niyo po ang lahat ng iyong makakaya para matulungan po kami. Doon pa lang po, sobrang laki na po ng pasasalamat ko sa inyo. Kapag nakatakas na po tayo dito, lahat po tayo ay buhay. Pangako ko rin po na ipapakilala kita sa aking ina bilang aming bayani. Ngayon pa lamang po, bayani na ho ang tingin ko sa inyo, Mister. Malaki-malaki pong tiwala ko na makakaligtas po kami ngayon na nandito ka na po. At dahil sa sinabi ni Kaya, tila mas lalo pa siyang nagkaroon ng lakas ng loob para tulungan nito at ang iba pang mga bata. Mas lalo lamang siyang nabuhayan ng loob. Hindi siya pwedeng sumuko. Marami ang mga umaasa sa kanya. Kailangan niyang matulungan ang mga batang ito. Kailangan niyang maibalik sila sa mga pamilya nila. Lumipas ang dalawang araw, patuloy siya na nagpapanggap na pulubi at ngayon ay alam niya na rin ang mga kalakaran dito. Ang batang si Kaya ay naging malapit na rin sa kanya. At ito pa mismo ang nagsasabi sa kanya ng mga bagay na dapat niyang malaman. Nakakapagtaka kung bakit ang bantay ng mga bata na si Santos ay tila walang pakialam sa kanya sa tuwing may ibang tauhan na gustong lumapit sa kanya. Pinipigilan ni Santos at sinasabi na wala naman siyang gagawing hindi maganda. Madaling araw pa lamang, dumating na kaagad ang mga taong dumukot sa mga batang ginagawang manlilimos. Nakakapagtaka dahil higit na sa mas marami sila ngayon. Boss X, andito na rin po ngayon yung mga bata na hindi mabenta-benta. Narinig ni Ismael na sabi ng isang lalaki sa boss nito. Nananatili siya sa dilim, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa mga ito hanggang sa ang kanilang mga mukha ay naliwanagan kaya nakita niya ang kanilang mga itsura. Kunin niyo ang mga batang hindi mabenta, mariin na utos ni Boss X. This time, kilalang-kilala niya na ang boses nito dahil wala na itong gamit na kahit ano pa para mag-iba ng tono ng boses. Masusunod po, boss. Pakiramdam ni Attorney Ismael ay natigil siya sa paghinga nang makitang isa si Kaya sa mga batang kinuha ng mga ito. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Kaya at kahit pa gusto nito na lumingon sa gawin niya, ay pinigilan niya ito para hindi mapunta sa kanya ang atensyon ng mga sindikato. Ano pong gagawin natin sa kanila, boss? Humakbang si Boss X hanggang sa nailawan na rin ito
kaya malinaw niya nang nakita ang mukha ng leader ng sindikato. Nagtagis ang panga ni Ismael sa galit nang makita kung sino ang taong iyon. Hindi nga siya nagkamali ng kutob. Hindi nga dapat pagkatiwalaan si Gino dahil ito pala ang tunay na leader ng grupo. Ako na magbebenta sa kanila sa mga kilala ko. Kahit bagsak presyo na lang. Kung hindi pa mabenta, papatayin ko na lang. Sabi pa ni Boss X at inutusan ng mga tauhan na dalhin na ang mga bata. Gusto ni Ismael na pigilan ng mga ito ngunit wala pa siyang magawa dahil may mga hawak pa silang baril. Isang kalabit lamang ay maaari siyang mamatay. Nang tuluyan na silang makaalis, umalis din si Ismael sa kanyang pinagtataguan at dali-dali rin siyang lumapit sa isang jacket na nahulog. Dinampot niya ang jacket at pakiramdam ni Ismael ay nawala ng lakas ang buong katawan niya. Tigil din siya sa paghinga nang makilala niya ang jacket na ito. Kaya, ang jacket na yan, sir. Boses ng batang lalaki nang mapansin nito na tumagal ang titig niya sa jacket. Ayon po sa kanya, ay bigay raw po yan ng kanyang ina at ang kanyang ama raw po ang nag-design na siya rin nagtahi sa jacket na yan. Sana po itago niyo dahil kung kaawaan po siya ng Diyos at magawa niya makaligtas mula sa kanila, hahanapin niyo po ang jacket na yan, panigurado. Hindi naman nakasagot si Ismael. Nananatili lamang ang mga mata niya sa jacket na hawak. Hindi siya maaaring magkamali. Ang jacket na ito ay tinahi at binisenyo niya para sa dating kasintahan na si Ilara. Ibig sabihin, ang batang babaeng dinukot. Ang batang babae na nagmamakaawa na tulungan niya ay anak ng kanyang dating kasintahan. At kung ang ama ni Kaya ay siyang nagdesenyo at nagtahi ng jacket, posible na siya ang ama ni Kaya. Nang mapagtanto iyon, para bang gusto ni Ismael na tumakbo at habulin si Gino para makuha ang anak niya. Ngunit hindi pwede. Hindi niya maaaring gawin iyon. Dahil hindi lamang ang buhay niya ang maaaring mapanganib, kundi pati na ang buhay ng mga inosente at walang kaalam-alam ng mga bata. Hindi pa man niya nakukumpleto ang mga ebidensya na kailangan niyang makuha para mapanagot ang mga may sala, ngunit pinindot niya ng emergency signal para makapagpadala na si Hill ng rescue. Kasabay noon ay ang mariin niyang pagpikit. Ilang minuto lamang ang hinintay at nagkaroon na ng gulo. Subalit, isang pangyayari ang hindi niya inaasahan. Nagsara ang train station kaya hindi nakapasok agad ang tulong. Pinahanga mo ako, Attorney Ismael. Biglang lumabas si Gino, hawak ang isang kamay nito si Kaya na umiiyak habang sa kabilang kamay naman ay may remote. Aaminin ko, I underestimated you, Attorney. Hindi ko ina-expect ang tapang at talino mo na to. Buong akala ko ay mabibilog din kita katulad ng mga unang sumubok na hawakan ang kasong to. Kaso, kakaiba ka sa kanila. Hindi ko nga inaakalang matitimbog mo kaagad ako. You amazed me, Ismael Zaldivar. Nagtagis ang panga ni Ismael dahil sa labis na galit. Tinignan niya si Kaya na takot na takot. Ang mga mata nito ay nagsusumamong tulungan siya. Pakawalan mo ang mga bata, Gino. Wala silang kasalanan sa'yo. Hayaan mo silang makauwi sa mga pamilya nila. Para ano? Para sa'yo mapuntang papuri ng mundo? Pagalit itong sinabi. Wala ka na rin magiging takas, Gino. Tiyak kong nasa labas ng mga pulisya. Hindi nila ako mahuhuli, Ismael. Mamamatay muna ako bago dumampi ang kanilang mga kamay sa'kin. Mariing sagot ni Gino. At hindi rin ako papayag na mag-isa lang ako mamamatay. Kung mamamatay ako, gusto ko kasama ko kayong lahat. Itinaas ni Gino ang isang kamay na may hawak na remote. Alam mo ba kung anong meron sa remote na to, Ismael Zaldivar? Isang pindot ko lamang dito, kakalat ang nakakalasa na gas, at lahat tayo dito ay mawawala ng hininga. Mariin na napalunok si Ismael. Hindi niya pwedeng hayaan na gawin ito ni Gino, lalo pat maraming mga bata ang madadamay. Tiningnan niya ang mga bata. Kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mata. Huwag mong idamay ang mga bata dito, Gino. Walang kasalanan ng mga bata. Kung gusto mo ako na lang harapin mo, total ako lang naman ang may atraso sa'yo.
Marain niyang sabi. Hindi pwedeng ituring ka ng mga taong bayani, Ismael. Gusto ko na katulad ko ay kamuhian ka rin ng lahat. Kahit anong pakiusap ni Ismael kay Gino ay sadyang hindi na ito nakinig sa kanya. Seryoso talaga ito sa plano na pasabugin ng gas nang sa ganon ay lahat sila sabay-sabay nang mawala. Sa labas ay sinusubukan ng special force na makapasok. Ngunit lahat sila ay hirap dahil masyadong matibay ang lock sa station ng train. Isang pindot pa ni Gino sa remote na hawak. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong gusali. Tanda na sa anumang sandali ay lalabas na ang nakakasulasok na amoy ng gas. You're such an a-hole for doing this, Gino, Marie niyang sabi. Ang mga bata ay nagyakapa na lamang dahil sa labis na takot, habang si Gino naman ay palawak ng palawak ang isi. Tuwang-tuwa na makita ang labis na takot sa mukha ng mga bata. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tumigil ang malakas na tunog. Napatigil ang lahat at maging si Gino ay bumakas sa itsura ang labis na pagtataka. Anong ibig sabihin nito? Marie na tanong ni Gino sa mga tauhan na napayuko. Ang ilan ay hindi rin alam kung anong nangyayari. Bakit hindi pumutok? Anong ginawa ninyo? Sa mga sandaling yon ay nagkaroon ulit siya ng pag-asa. Masaya siya na hindi tuluyang sumabog ang gas. Kahit papaano ay hindi pa rin hinayaan ang langit na mapahamak silang lahat, lalong-lalo na ang mga bata. Sabihin niyo sa akin kung anong ginawa ninyo, bakit nagkaganito? Wala sa plano na namang nangyayari ito. Humakbang si Santos papunta sa harap ni Gino na siya namang ikinagulat na Ismael. Tumingin si Santos sa kanyang direksyon. Attorney Ismael, matagal ko nang alam na hindi ikaw si Amor Solo. Batid ko nagpapanggap ka lamang para matulungan mo mga bata. At kahit pa alam kong totoo, nanatili akong tahimik. Hindi ka sinabi sa ibang nalalaman ko. Dahil tulad mo, gusto ko ring tulungan ang mga bata. Gusto ko ring iligtas sila at ilayo mula sa lugar na to. Nakukonsensya na ako sa mga pinapakain ko sa pamilya ko na galing sa ganitong paraan. May anak rin akong babae. Nung isang linggo lamang siyang sinilang sa mundo na to. At natatakot ako na baka paglaki niya ay magaya rin siya sa mga batang babae na naging biktima namin. Ayoko ho na lumaki ang mga anak ko na sa mga kamay namin ang kanyang magiging kapalaran. Ayoko kong maranasan niya ang lahat ng ito. Nagawa mo akong pagtaksilan, Santos. Marie na sabi ni Gino kasabay ng marahan itong paghawak sa liig ni Santos. Kitang-kita nila ang hataw ng ugat sa sentido ni Santos dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Gino dito. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo to sa akin. Pasensya na, Boss X. Sadyang hindi na makaya ng konsensya ko. Kung kaya, ipinagpalit ko ang remote. Dahil sa labis na galit, binitawan ni Gino ang kamay ni Kaya na agad naman na tumakbo papalapit kay Ismael. Isang iglap, nabunot ni Gino ang baril mula sa tagiliran nito at walang ano-ano ay binaril nito si Santos sa sentido. Lahat ng mga bata ay napasinghap at napatakip din sa kanilang mga mata dahil sa labis na takot. Mr. Ngunit bago pa man tuluyan na makalapit si Kaya sa kanya, hinarap na ito ni Gino. Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Ismael. Nanlakay ang mga mata niya na makitang tinutok ni Gino ang baril na hawak kay Kaya. Kaya bago pa man ito makalapit ang gatilyo, tumakbo agad siya palapit kay Kaya para maiharang niya ang kanyang sarili. Dalawang putok ng baril. Ramdam na ramdam niya ang pagbaonon sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Mister! Umiiyak na lumapit sa kanya si Kaya. Mister, huwag ka pong mamamatay. Isa pa muling pagputok mula kay Gino. Tumama naman ang bala kay Kaya. Anak! Ang tanging katagang lumabas sa bibig ni Ismael kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Kaya sa may tabi niya. Ang isa pang putok ng barel ay nasundan pa ng maraming pagputok bago tuluyang pumikit ang mga mata ni Ismael. Nakita niya ang ilang mga bata na bumagsak na rin sa sahig dahil sa tama ng barel. Lord, bakit mo hinayaan na mangyari to? Ang mga tanong na nasa isip na Ismael bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Iligtas niyo ang boss ko, hindi siya pwedeng mamatay.
Marina utos ni Hill sa mga police at special force na nasa labas na ginagawa ang lahat para makapasok sa loob. Nang marinig nila ang dalawang beses na putok ng barel na pasinghap ang mga nasa labas habang si Hill naman ay nagkaroon ng hindi magandang kutob. Ang putok na yon ay nasundan pa ng isa hanggang sa tuluyan ang nakapasok ang special force at agad din ay nakipagpalitan ng putok sa mga sindikatong naroon. Sa mga sandaling yon ay nasa isip na lang ni Hill ay ang boss niya at ang mga batang may tama. Pumasok siya sa loob kahit pa ang tanging armas niya lamang ay isang kalibre. Nakita niya ang boss niya na nakahandusay, maraming dugo at sa tabi nito ay isang batang babae. Sa totoo lang, ang buong akala ni Ismael ay iyon na ang magiging katapusan niya. Akala niya ay hindi na siya makakaligtas pa. Ngunit tila isang milagro ang nangyari sa kanya dahil muli siya nagising, na para bang ang lahat ng iyon ay isa lamang masamang panaginip. Ayon kay Hill, ang ilan daw sa miyembro ng sindikato ay kusang sumuko matapos nilang makita na napapalibutan na sila at wala nang magiging takas. Si Detective Gino ay kritikal ang lagay matapos manlaban. Sa isip niya ay hindi mahalaga ang kanyang sariling buhay kung hindi naman nakaligtas ang ibang mga bata. Lalong-lalo na si Kaya. Ang mga bata, ang anak ko, ligtas ba sila? 5 bata po ang sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas at binawian ng buhay. Kasama na ho sila ng kanilang mga pamilya ngayon. Ngunit ang isang batang nasa tabi mo nung nahanap kita, wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Nasa kabilang silid lamang siya. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok doon ang isang nurse. Sir Hill, ang batang nasa kabilang silid nagkamalay na. Tumangong si Hill. Sige ho, pupuntahan ko po agad siya. Sasama ako. Agad yung sinabi. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko makita ang anak ko. Halatado sa mukha ni Hill ang labis na pagtataka noong binanggit niyang muli ang katagang anak. Ganun pa man, inalalayan siya nitong makatayo. Pagdating nila sa silid kung nasaan ang bata, nakahinga siya ng maliwag na makita na si Kaya, ang batang babae, na nakaupo sa kama na nang makita siya ay agad na sumilay ang ngiti sa labi. Mister, binanggit nito habang nanginginig ang boses. Si Ismael naman, kahit nahirap na hirap dahil sa kanyang mga sugat, lumapit agad siya kay Kaya at niyakap ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang ulo nito at kasabay ng pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Anak, paulit-ulit niyang sinabi ang salitang yon habang yakap niya pa rin si Kaya na patuloy rin sa pag-iyak. Si Kaya? Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Lahat sila ay napalingon sa babaeng biglang pumasok sa loob. Sa mga sandaling yon ay tila tumigil sa pag-inog ang kanyang mundo nang makita niyang si Elara ang babaeng pumasok sa loob. Mama, nandito po ako. Mahinang sabi ni Kaya sa ina na agad naman na tumakbo palapit kay Kaya at niyakap ito ng mahigpit. Sana masakit sa iyo anak. Anong ginawa nila sa iyo? Patuloy pa rin sa pagbuhos ang luha sa mga mata ni Elara habang hawak-hawak nito ang mukha ni Kaya. Hinawakan naman ni Kaya ang kamay ng ina. Ayos na po ako, Mama. Nadaplisan lamang po ako ng bala ng masamang lalaki pero ayos na po ako. Iniligtas niyo po ako. Sabay turo na Kaya sa kanya. Sakalang dinag-angat ang tingin sa kanya si Elara. Namilog ang mga mata nito nung agad siya nakilala. Ismael? Nauutal nitong banggit. Ako nga, Elara. Nakangiti niyang sinabi. Ismael po ang kanyang pangalan, Mama? Inosenteng tanong ni Kaya. Hindi po ba iyan din ang pangalan ng papa ko? Bumaling ang tingin nila ni Elara sa kanilang anak na nagtataka pa rin. Pabalik-balik ang tingin nito sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hinawakan ni Ismael ang kamay ni Kaya kaya tinignan siya nito sa mga mata. Ako. Ako ang iyong ama, Kaya. Po? Napakurap-kurap si Kaya. Ikaw po ang aking tunay na ama? Ikaw po si Ismael Zaldivar? Ako nga anak. Sambit niya dito. Ako ang iyong ama. Gulat na gulat si Elara sa muli niyang makita, ngunit kaagad din itong ipinaliwanag sa anak nila na siya ang ama nito.
Tuwang-tuwa naman si Kaya na malaman ng totoo at halos ayaw na nitong bumitaw sa kanya. Kung hindi lang sinabi ng doktor na kailangan na nitong magpahinga dahil sa buto raw nito tumama ang bala ng baril ni Gino, ay hindi sila maglalayo. Nasaan ang asawa at anak mo? Bakit hindi mo sila kasama? Biglang tanong sa kanya ni Elara. Wala akong asawa at anak. Ang meron lang ay si Kaya. Pero hindi ba't nag-asawa ka na? Nilingon ni Ismael si Elara. No, hindi pa ako nag-aasawa. Katulad ng pinangako ko sa'yo noon, bago ako malis ng Villa Gracia. Hinintay kita. Pero, natigilan si Elara. Kitang-kita sa mukha nito ang labis sa pagtataka. Ang sabi noon sa akin na iyong ina, mag-aasawa ka na kaya. Sinabihan niya ako noon na huwag nakatanghintayin. Si Ismael naman ay natigilan sa pagkakataong ito. Kaya pala ang sabi sa kanya ng mommy niya bago ito nawala, ay may kasalanan nito sa kanya at kailangan niya raw makausap sa Elara. Kung ganon, ito pala ang kasalanan na sinasabi nito. Hindi ako nag-asawa, Elara. Katulad ng pangako ko sa'yo noon, hindi ako nagpakasal at hindi ako magpapakasal kung hindi ikaw ang babaeng pakakasalan ko. At tuluyan niya itong hinarap. Hinawakan niya rin ang kamay ni Elara na hindi pa rin makakilos dahil sa labis ng gulat. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan, Elara. Kaya nang nakapagtapos ako ng pag-aaral, kaagad akong bumalik sa Villa Gracia. Ngunit wala ka na roon. Hindi na kita mahanap. Hanggang sa naging ganap na abogado na ako, ay hindi na ulit kita natagpuan. Hindi ko alam na bumalik ka, Ismael. Garalgal naman ang tono ng boses ni Elara. Naniwala ako sa sinabi ng iyong ina sa akin noon. Kung kaya para makalimutan kita, tinanggap ko ang offer na trabaho sa akin sa Maynila. Ngunit hindi ko alam na buntis ako nung umalis siya. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa anak natin dahil ayoko na masira kayo na magiging asawa mo. Ayoko na magiging magulong buhay mag-asawa ninyo dahil lang sa akin. Hinawakan ni Ismael ang kamay nito at sa mababang boses ay nagtanong. Hinintay mo rin ba ako? Kahit pa inakala mo may iba na ako, may pag-asa pa bang hinintay mo rin ako? Kahit pang alam ko na walang pag-asa, hindi ako naghanap ng iba. Hindi ko sinira ang pangako ko sa iyo, Ismael. Napangiti siya sa naging sagot nito. Bigla niya rin itong niyakap ng mahigpit. Maraming salamat, Elara. Salamat at may pag-asa pa. Pangako, natutuparin kong pangako ko sa'yo ngayon. Naramdaman niya ang paghawak na to sa kanyang damit. Wala pang magagalit? Wala akong girlfriend o kung ano, Elara. Ikaw lang ang tangi kong hinintay at siyang tangi kong iniibig. Kaya huwag kang mag-alala. Walang magagalit. Kumalas siya sa yakap at kinulong ang mukha nito sa kanyang mainit na palad. Hanggang ngayon ay nananatiling ikaw lang mahal ko, Elara. Mula simula, hanggang ngayon, palaging ikaw. Ngumiti si Elara kasabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata nito. Mahal din kita, hanggang ngayon, Ismael. Maraming salamat at tatanggap mo ulit ako. Salamat at tinanggap mo ulit kami ng anak natin. Masaya rin para sa kanila si Hill dahil sa wakas ay magkakaroon na raw siya ng takot sa kamatayan dahil may pamilya na siyang dapat na alagaan at hindi maaaring iwan. Sa totoo lang ay tama rin naman ang sinabi ni Hill. Ngayon niya lang ulit naranasan ang matakot sa kamatayan. Ngayong alam niya na nang hindi na lang siya mag-isa. May pamilya na siya. Papa, sorry po't nawala ko po ang jacket na tinahi mo po para sa akin na hindi ko po kasi nahanap ulit yon. Sabi sa kanya ng anak na si Kaya habang nakaupo ito sa kanyang kandungan. Alam niyo po, bago po ako dinukot, iyon po ang jacket na suot ko. Ang jacket po kasi na yun, yung lucky charm po namin ni Mama. Kaya po siguro walang nagawang masama sa akin ng masamang tao dahil pinoprotektahan po ako ng jacket na yun. Baka yung jacket rin po na yun ang dahilan kaya nagkasama po tayo roon, Papa. Para po bang pinoprotektahan niyo lang po ako ni Mama sa pamamagitan po ng jacket na yun? Kaya sorry po kung nawala ako. Ayos lang yun, anak. Ang mahalaga ay kasama ka na namin ng mama mo. Magtatahi na lang ulit ako ng jacket na kapareho nun. Sabi naman ni Ismael sa anak.
Talaga po, Papa? Masayang tanong naman ni Kaya. Oo naman, anak. Kahit ilang jacket pa ang gusto mo, pangakong gagawin ni Papa yon para sa'yo. Dahil sa tuwa, ay niyakap siya nito. Maraming salamat po, Papa. May ngiti rin sa labi ni Elara nung lumapit ito sa kanila. Ang totoo niyan, anak, may sorpresa kami ng Papa mo sa'yo. Ha? Huh? Ano po yon, Mama? Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto kaya napatingin silang lahat noon. Pumasok sa loob si Hill. Nakangiti ito kay Kaya na nagtataka. May bisita ka, sabi ni Hill kay Kaya. Sino po, Tito Hill? Nagkatinginan si Ismael at Ilara at parehong may ngiti na sa kanilang labi na hinintay na pumasok sa pinto ang bisita ng kanilang anak. At mas lalo pang lumawak ang ngiti nila nang makita ni Kaya kung sino iyon. Si Lina? Sabay takbo ni Kaya palapit kay si Lina at niyakap ito ng sobrang higpit. Masaya ako na nandito ka, si Lina. Masaya ako na nakaligtas ka rin. Ako rin, Kaya. Sobrang masaya rin ako na magkasama na ulit tayo. Noong maghiwalay ang dalawa, ibinigay ni Selina ang hawak na jacket kay Kaya. Sa'yo ang jacket na to, di ba? Oo, sa'kin to. Salamat at maibalik mo sa'kin. Walang anuman. Bago inabot ni Selina ang mga sugat ni Kaya na unti-unti nang nagihilom. Nasaktan ka nila? Nabaril ako nung Boss X, pero huwag kang mag-alala, ayos naman ako. Sabi ng mga doktor, sa susunod na araw raw ay pwede na kami ni Papa makauwi dito. Mabuti naman kung ganon. Sunod na hinawakan naman ni Selina ang kamay ni Kaya. Alam mo ba, Kaya? Nang dahil sa'yo, kaya ako nakaligtas. Iniisip ko kasi lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Pati mga pangako mo na pag nakatakas tayo sa kanila, maglalaro tayo lagi, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakas mula sa bumili sa akin. At saka, idol din kita sa pagiging matapang mo, kaya naging matapang din ako. Gusto ko kasing iligtas din sila. Nasaktan ka ba nila? May pag-aalala rin na tanong ni Kaya. Hindi, wala silang nagawang masama sa akin. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na naging matapang ka. Masaya ako na isa ako sa dahilan kaya naging matapang ka. Pero kahit naman siguro wala ako, alam ko magiging matapang ka talaga kasi nature mo naman na yun eh. Matapos nilang makalabas ng ospital, sa bahay niya na umuwi ang kanyang mag-ina at balik trabaho naman na si Ismael para maayos ang lahat ng mga ebidensya na meron siya para sa hearing sa susunod din na araw. Hanggang ngayon ay wala pa rin malay si Gino. Pero matapos ang lahat ng nakitang ebidensya, sigurado sila na guilty ang magiging hatol ng huskado dito. Nag-aalala pa para sa kanyang kaligtasan ang kanyang mag-ina. Nangako naman siya sa kanila na hindi na ulit siya malalagay sa kapahamakan. Bago yon, nag-assign din muna siya na magbabantay sa kanyang mag-ina dahil batid niyang marami rin ang mga nagbabanta sa kanilang buhay. Mabuti na lamang at nahuli rin ang lahat ng may mataas na posisyon sa sindikato. Kabilang na si Maeve, Emmanuel Kang, alias Black at Fatima. Si Gina Delgado na ang tanging nasa ospital na lamang dahil wala pa rin malay. Ganun pa man, tiyak na makukulong si Gino dahil sa mga kaso nito. Your Honor, putting all the evidence rightly before this court, I, Attorney Ismael Zaldivar, urge the verdict to show that each suspect is held guilty against the heinous crime committed. Innocent children were abducted, abused, and sadly some lost their lives. These young victims, taken away from innocence and the future, deserves justice. Not that it's our duty, but it's a moral obligation to bring it about and assure nothing of such cruelty goes unrecorded. Buong tapang na sabi ni Ismael sa husgado, habang ang lahat ng suspect ay naroon. Nakikinig din ang magulang ng lahat ng biktima, at lahat ay umaasa na magiging patas ang pasya ng mga kinauukulan. Matapos noon ay sinabihan siyang maupo at ang sunod na nagsalita ay ang abogado ng kabilang kampo. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap ng mga nasa kataas-taasan, sinabi na rin ng judge kung ano ang pasya ng mga ito sa kaso. With due consideration to evidence and with due regard to the seriousness of the crimes in question,
this court concludes that all the accused persons are held guilty on all charges. As such heinous crime are inflicted upon innocent lives, all the accused persons are hereby sentenced to life imprisonment in solitary confinement without bail. Justice demands that they pay a price for the irreversible damage that they have caused. Nang sandaling marinig nila ang pasya ng korte, nagdiwang ang lahat. Habang ang mga suspects naman ay napayuko na lamang dahil alam nila na mas masahol pa sa kulungan ng hayop ang kanilang magiging bagsak at maaari rin silang mamatay sa gutom doon. Hindi lamang yon dahil sa kulungan na yon, maaari rin nilang makasama mga daga na siyang unti-unting kakain sa kanilang katawan hanggang sa tuluyan na silang malagutan ng hininga. Ibig sabihin, hindi na tao magiging turing sa kanila, kundi hayop na dapat pahirapan at pastangin. Congratulations, Attorney Zaldivar. Una pa lang alam ko na agad na ikaw ang mananalo. Isang malaking karangalan na makalaban ka sa husgado. Nakangiting sabi ng abogado ng kabilang kampo sabay lahat ng kamay nito sa kanyang harapan na tinanggap niya naman. Maraming salamat, Attorney. Matapos ang naging resulta, isa-isang lumapit kay Ismael ang mga magulang ng batang naging biktima ng sindikato at isa-isa siyang pinasalamatan sa kanyang kabutihan. Tama nga pong anak namin, Attorney. Isa ka nga pong tunay na bayani. Napakabuti niyo po, Attorney. Napakaswerte namin mga mahihirap dahil may isang mabuting abogado ang nagmamalasakit para sa amin. At sinisigurado ho ninyo na makukuha namin ang hustisya. Walang anuman po iyon, ma'am. Ginagawa ko lamang po ang aking trabaho. Nakangiti naman ang sagot na Ismael. Sana po ay tuluyan ang maghilom ang inyong mga puso at maging ang inyong mga anak sa trauma na naidulot ng lahat ng ito. Kung kailangan niyo po ang aking tulong, huwag po kayo magdalawang isip na lumapit sa akin dahil palagi po akong bukas para matulungan kayo. Kung meron man siyang papuring pinakanagustuhan, iyon ay ang sumuludo sa kanya ang lahat ng bata. At kabilang ang kanyang nag-iisang anak na natulungan niyang makuha ang hustisya at maging ang magulang ng mga bata na sa kasamaang palad ay pumanaw na. Maraming salamat po sa serbisyo mo, Papa. Napakagaling mo po. Para ka pong tunay na superhero. Papuli sa kanya ng anak at niyakap siya nito. Paglaki ko po, gusto ko rin po na maging abogado na kagaya mo. Gusto ko rin po na makatulong sa mga nangangailangan ng tulong para makamit ang hustisya. Palagi ka namin susuportahan ng mama mo sa lahat ng pangarap mo, anak. Sabi naman ni Ismael sa anak. Matapos ang hearing, sunod naman niyang inasikaso ang mga kaso na isinampa rin sa kanya at sinigurado na maipapanalo niya ang lahat ng iyon. Doong nagkamalay na si Gino katulad ng ginawa sa mga kasamahan nito, ay ikinulong din ito sa Bartolina at wala nang pag-asa na makakalaya pa. Ilang buwan lamang mula nang masettle ang lahat ng iyon, natuloy din ang ipinangako niyang kasal kay Elara. Ang kanilang anak ang naging flower girl, kasama si Selena habang si Hill naman ang siyang naging best man niya. Ilang taon ang kanilang hinintay para matupad ang kasal na yon. Maraming pagsubok ang nilampasan nila, ngunit sa huli ay doon pa rin ang bagsak nila sa kasalan. Masaya po ako para sa inyo, Mama, Papa, sabi sa kanila ng kanilang anak. Mahal na mahal ko po kayo. Palagi-palagi po. Mahal na mahal ka rin namin ang papa mo, anak. Sabi pa ni Ilara at sabay halik nito sa noon ni Kaya. Mahal na mahal ko rin kayo. Sabi naman ni Ismael sa kanyang mag-ina. No matter the hardship, love endures and waits patiently. At kahit pagaanong katagal, the truth will come through and justice will prevail. Dahil lahat ng tao, mapamayaman, mahirap, or whatever position he might hold within the society requires and deserves equal, fair, and true justice. At kahit pagaanong kadumi ang patakaran ng hustisya sa panahong ito, meron pa rin isang tao na tulad ni Attorney Ismael Zaldivar ang nananatiling tapat sa kanilang mga tungkulin. Bago
ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!